Hinusgahan ng Pinoy na American citizen ang kababayan niyang waiter. Pero laking gulat niya noong malaman na ito pala ang may-ari ng restaurant. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang husga ni Kabayan. Mataas ang ambisyon ni Adrian kaya nang nakapagtapos siya sa kolehiyo ay agad siyang naghanap ng trabahong aayon sa kursong tinapos niya. Pero umabot na lamang ng ilang buwan ay wala pa rin siyang napapasukang trabaho. Minsan pa'y natatawagan siya para sa isang interview. Pero hanggang doon na lamang iyon. Hindi rin siguro siya nakapasa maski sa interview kaya hindi na siya tinawagan pang muli ng pinag-applyan niya. Anak! Anak! Rinig niyang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Ma, nandito lang po ako. Maaga po yata kayong nakauwi. Nasaan ang mga gamit mo? Ano ka ba? Sumaglit lang ako dito para dalhin to sa'yo. Inabot ng ginang ang isang papel na may nakasulat. Nakita naman ni Adrian na isang shop encoder pala ang hinahanap sa karatula. Ma, huwag mong sabihin na gusto mo akong mag-apply dyan. Yun na nga anak, subukan mo lang. Tsaka tiyak na makakapasok ka dyan eh dahil nakapagtapos ka naman ng kolehiyo. Sige na, subukan mo. Yun nga may, nakapagtapos po ako pero gusto mo na maging shop encoder lang ako. E magkano ba ang sahod dyan? 200 o 300 ang 8 oras ma. Adrian, pagtiyagaan mo na to kaysa wala kang trabaho, di ba? E ano naman ngayon kung shop encoder at 300 ang sahod sa isang araw? Sino naman ang magbibigay sa'yo ng libreng 300 sa isang araw, anak? Kapag naipon mo na yon, lalaki naman na yun, di ba? Ayoko, nakakahiya. Kahit high school graduate, kayang-kayang trabahong yan, May. Sana pala hindi na lang ako nagkolehiyo kung dyan lang rin naman pala ako babagsak. Hoy, Adrian, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan, ha? Ano bang gusto mo? Pagtawanan ka ng iba dahil nakapagtapos ka, pero isa kang shop encoder. O nakapagtapos ka nga, pero wala ka namang trabaho. Hindi ka nga mapakinabangan dito sa bahay eh. Pagdating ng mama mo, siya pa ang maghuhugas ng mga nakatanggap na hugasin sa lababo. Magkasilbi ka naman, Adrian. Galit na singhal na rin ng kanyang ama na nooy kadarating lamang din galing sa pamamasada. Di ka ba nahihiya? Ang mama mo matanda na pero kumakayod pa rin. At nagtitinda sa palengke. Ako matanda na rin pero namamasada. E ikaw, gusto mong dito lang sa bahay? Hihilata? Matutulog? Muli pa nitong saad. Pa, nag-a-apply naman po ako araw-araw eh. Kulang na nga lang po, maubos ko ng mga trabaho dito. Trabahong pinipili mo, hindi naman tayo mayaman eh. Kaya dapat hindi ka na namimili ng trabaho, anak. Araw-araw tayong kumakain, kaya dapat araw-araw din tayong kumakayod. Ano bang plano mo sa buhay? Ayaw mo talagang maghanap ng ibang trabaho na hindi related dyan sa kursong natapos mo? Mapapakain ka ba ng pride mo, Adrian? Hindi na nakapagsalita pa ang binata dahil iyon naman talaga ang balak niya. Ayaw niyang mag-apply ng ibang trabaho na hindi naaayon sa natapos niya. Alam niyang galit na rin sa kanya ang ama dahil ilang beses na rin siya nitong sinasabihan na maghanap na ng mapapasukan dahil sila'y tumatanda na rin. Kinagabihan nga habang nag-iisa si Adrian sa kanilang balkonahe ay doon na siya kinausap ng ina ng masinsinan. Anak, pagpasensyahan mo ng papa mo ha. Huwag sanang sasama ang loob mo sa amin, anak. Pero sinabi lang naman namin yun para sa'yo din. Marami na rin kasi siyang naririnig. Maski ako na pinagtatawanan ka, Kesyo. Nakapagtapos ka daw pero wala ka pa rin silbi. Nasa Pilipinas tayo kaya masanay ka na sa mga ganyang tao. Naiintindihan ko naman po si Papa May. Pero sayang lang po kasi talaga ang kurso ko kung di ko magagamit. Para saan pat nagpakirap akong tiyagain ang 4 na taon ko dito kung di ko lang din naman po mapapakinabangan. Alam ko, pero habang wala pang ganap ang mga pinag-a-applyan mo, maghanap ka muna ng ibang pagkakaabalahan. Yung kumikita ka rin, anak. May punto rin naman ang Papa mo. Hindi na kami bumabata kaya kailangan mong masanay na kumayod ng ikaw lang. Ay, opo ma, sige po, para sa inyo.
Mag-a-apply ako dyan bukas na bukas din po. Pero kapag natawagan na ako, ma, titigil na po ako dyan. Oo naman, anak. Maraming salamat. Ngiti pa ng ginang. Kinabukasan nga'y maagang gumayak si Adrian para mag-apply bilang isang shop encoder. Hindi naman siya nabigo dahil natanggap siya agad at nakapagsimula na sa araw na iyon. Hindi man gaanong kalakihan ang sahod di tulad ng pinapangarap niya. Pero hinayaan niya na lamang hanggat hindi pa siya tinatawagan ng ibang pinag-applyan niya. Ang unang sahod niya ay ipinambili niya ng grocery sa kanilang bahay. Ngunit ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang makitang huling 500 na lang ang natitira sa kanyang pitaka. Anak, ang dami mo naman yatang pinamili. Naku, lagpas isang buwang konsumo natin to sa bahay, anak. Masayang wika ng kanyang ina. Yan naman po talaga ang pangarap ko para dito may ang makabili ng maraming pagkain. Kaya lang parang napasobra yata eh. 500 na lang po kasi ang natitira sa sinahod ko. Talaga? Naku, paano ba yan? Magkakasya pa kaya yan, anak? Pagkakasyahin ko na lang po, ma. Sobrang onti po talaga ng sahod sa shop na yun eh. Balak ko nga pong mag-apply sa ibang shop at baka mas malaki ang pasahod nila doon. Sa sinabi ni Adrian, ay doon na nga napangiti ang ginang. Ah? Bakit ka ganyan makangiti, ma? May nasabi ba ako? Wala, natutuwa lang akong isipin na handa ka nang mag-apply sa iba kahit hindi yun yung kurso mo. Eh wala naman po kasi akong magagawa, wala pa rin update. Kapag naman na-interview ako, wala nang kasunod. Ewan ko ba kung bakit. Gusto ko na lang maniwala minsan na baka malas nga lang siguro ako. O baka hindi nga ako kagalingan. Ano ka ba anak? Magaling ka, lahat tayong magaling. Marahil sa iba't ibang paraan nga lang pero... magaling ang bawat isa sa atin. Ako nga, di ako marunong sa ibang bagay pero marunong naman akong magtawag ng mga suki. Minsan nga, mas mabilis pa ang mga calcule ako kaysa sa mga gurong bumibili sa akin eh. Pagbibiru pa nito. Pero totoo yan anak ha, mas mabilis talaga akong magkalkula dahil na rin siguro sanay na ako. O siya, ilalagay ko na muna isa-isa tong mga pinamili mo ha, magbihis ka na rin. Tumango naman si Adrian bilang tugon. At dahil nga hindi siya nakontento sa maliit na sinasahod niya sa shop na pinagtatrabahuhan bilang isang encoder kaya sinubukan niyang maghanap ng bagong trabaho ngunit ganoon pa rin ang pasahod. Maliit pa rin. Kaya naman nang may mag-alok sa kanya ng isang trabaho sa ibang bansa ay tinanggap niya agad nang walang pagdadalawang isip at sinabi ang magandang balita sa ina. Nako, magandang oportunidad yan anak. Pero ang tanong, totoo kaya yan? Anak, hindi basta-basta ang ilalabas nating pera dyan ah. Para sa mga gastusin. Saan naman tayo hahanap ng pera nito para sa lahat ng requirements na kakailanganin mong ipasa? May kilala akong pwede nating mahiraman ng pera. Kaya lang, 6 na buwan lang ang palugit niya eh. Kaya naman natin. Kaya natin yung mabayaran sa loob ng 6 na buwan, di ba? Saad naman ng kanyang ama. Naku, kayang-kaya pa, isang sahuran lang po yan dun. O sige, bukas na bukas din ay tutungo ko sa bahay nila para manghiram ng pera. Salamat pa. Hayaan mo't makakabawi rin ako sa inyo ni mama sa lahat-lahat. Walang anuman yun, anak. Kahit huwag ka nang bumawi sa amin, basta makita lang namin na magandang buhay mo. Maayos na kami dun. Iyon naman, agad ang kanilang ginawa. At nang makahiram na sila ng pera ay isa-isa na ring inasikaso ni Adrian ang lahat ng kailangan niyang ipasa. Nang matapos ay ineschedule na rin ang kanyang pag-alis. Hinatid pa siya ng kanyang mga magulang sa airport at naging emosyonal. Silang tatlo bago siya makaalis. Basta anak ha, mag-iingat ka doon sa Amerika. Huwag mo kaming kakalimutang tawagan. At kapag nakarating ka na doon, tumawag ka agad o mag-text. Opo ma, yun po ang pinakauna kong gagawin. Huwag na po kayong umiyak. Mas lalo tuloy akong naiiyak ko. Masaya lang ako na nalulungkot anak. Masaya ako dahil sa pamamagitan nito. Matutupad mo ng mga nais mo. Hindi ka man pinala dito pero sa ibang bansa, baka doon ang swerte mo. Nalulungkot din ako. Dahil ito pa lang ang unang beses na mawawalay ka sa amin ng papa mo. Alam naming hindi ka na bata. Pero mamimiss pa rin kita. Magdasal ka lagi doon anak ha.
pagdarasal ka rin namin dito ng papa mo. Ay, nako tong mama mo, anak. Masyadong emosyonal. Sige na, pumasok ka na sa loob at baka maiwanan ka pa ng eroplano. Ako na ang bahalang magpatahan dito sa mama mo. Sige po, Pama. Aalis na po ako. Mag-iingat din po kayo dito ni Papa. Huwag masyadong magpapapagod, ha? At iyon na ang huling winika ni Adrian bago tuluyang nawala sa kanilang paningin. Hindi man naging madali ang mga unang araw at linggo ng binata sa Amerika dahil tila'y naninibago pa rin siya sa paligid, pero wala siyang magagawa kundi ang sanayin ng sarili dahil magtatagal pa siya roon. Sa isang maliit na apartment lamang siya nakasiksik sa ibang mga katrabaho niya, pero nang sumahod na siya'y naghanap na rin siya ng medyo malaking apartment na siya lang mismong nasa loob ng kwarto. Hindi rin naman pumapalya ang pagpapadala niya ng pera sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Kaya kahit papaano'y may nagbabago naman na daw sa buhay nila doon. Ay nako, anak, patapos na tong second floor na pinapagawa mo. Pintura na lang ang kulang dito at sobrang ganda na. Masayang saad ng kanyang ina sa kabilang linya. Sa susunod, Nay, aircon naman po ang ipapabili ko, ha? Ang maliit mong tindahan dyan, Nay, kumusta na rin po? Masagana naman, anak, tsaka ganoon rin ang karinderiya natin dito. Kahit papaano ay may pumapasok naman araw-araw na pera. Ikaw dyan, nak, kumusta ka naman? Baka mamaya niyan, ha, pinapabayaan mo ng sarili mo. At panay lang ang pagtatrabaho mo dyan, di ka na nagpapahinga. Huwag po kayong mag-alala sa akin, ma. Nagpapahinga naman po ako dito. Kailangan ko naman po talagang kumayod eh, dahil kulang pa po yung lahat para po sa pangarap ko, para sa inyo ni Papa. Sus, sobra-sobra na nga to, nak. Sarili mo naman ang isipin mo, ha, at pagkagastusan mo dyan. Saka na, ma, kapag nasiguro kung maayos na kayo dyan ni Papa. Tsaka, ma, nga pala, nakumbinsi mo na ba si Papa na patingilin na sa pamamasada? Napag-usapan na namin yun, anak, pero sadyang matigas ang ulo ng Papa mo. Minasahe ko ngayon kagabi dahil masakit daw ang katawan niya. Masakit ang katawan pero ayaw pa rin huminto. Sinabi ko naman na sa kanya na ako nang bahala sa gastusin. Kahit naman magkaroon na ako ng pamilya dito, ma, hindi ko pa rin kayo pwedeng pabayaan. Kaya sige na po, ma, kumbinsihin mo na po si Papa. Sabihin mo na hindi ako titigil sa pangungulit hanggat hindi siya tumitigil sa pamamasada. Ikaw talagang bata ka, oo siya. Sige, kakausapin ko ulit siya mamaya. Sasabihan na lang kita kung anong magiging sagot ng Papa mo. Sige na, anak, magpahinga ka na dyan at anong oras na rin. Salamat sa padala mo. Nakangiting pinatay ni Adrian ang linya. Kahit papaano ay naiibsa ng pago na nadarama niya sa kanyang trabaho, lalo na kapag nakikita niyang masaya ang kanyang mga mahal na mga magulang. Di naglaon ay napapayag na rin niya ang ama na huminto na sa pamamasada. Alam niyang hirap din itong bitawan at pakawalan ang trabahong matagal na nitong nakasanayan. Pero dahil ayaw niya na rin hayaan ang ama na kumayod pa rin sa kabila ng edad nito, kaya pinilit niya talaga itong makapagpahinga na. Sa tinagal na rin ni Adrian sa Amerika, ay nagustuhan niya na ang klase ng pamumuhay roon. Walang mga kapitbahay na umaga pa lang ay ginagawa ng pampares ng kape ang chismis at wala na rin mga taong nakabantay sa bawat galaw niya. Doon kasi ay malaya niyang nagagawa ang gusto. Nabibili ang nais at naisusuot ang mga damit na walang nag-uusap patungkol sa iyo. Bukod doon ay mas pinagbutihan rin niya ang kanyang pagtatrabaho at makalipas ang ilang taon ay nagkaroon siya ng pagkakataong makauwi sa Pilipinas at manatili doon ng 2 linggo. Ganoon pa rin naman si Adrian. Pagbalik niya pero ang iba ay may ibang napapansin sa binata na agad rin naman nilang sinabi sa ina mismo ni Adrian. Anak, baka pagod ka na. Magpahinga ka na doon sa kwarto mo. Ako nang bahala rito sa baba. Sad pa ng kanyang ina. Sige po, ma. Magpapahinga na rin po ako maya-maya eh. Anak, kasi may naririnig akong sabi-sabi ng ibang kapitbahay natin na nag-iba ka na raw. Lumaki na raw ang ulo mo. Nakapag-abroad ka lang. Binati ka nga daw nila kanina pero di ka lumilingon. Ma, sila po ang maraming nasasabi noon eh. Nung wala pa akong trabaho. Tapos ngayon na may pera na ako, magiging mabait na sila agad bigla. Aba! Anak, naiintindihan ko naman ang punto mo, pero mga kapitbahay pa rin natin sila. Kapag sa oras ng sakuna, tayo-tayo lang ang magtutulungan. Isa pa matagal na yun.
Ilang taon ang nakalipas, kalimutan na natin yun. Kung ikaw man nakakalimot, ako hindi. Sobrang payapa nga ng buhay ko dun sa Amerika eh. At gagawin ko lang ang lahat, maging American citizen lang. Doon kasi walang mga chismosa na ginagawa ng agahan ng chismis. Pasensya na maha. Alam kong gusto niyo lang ni Papa na panatilihing maayos ang relasyon niyo dito sa mga kapitbahay natin. Pero hindi ko po kasi talaga kayang makalimot eh. Hindi na kita pipilitin patungkol dyan anak. O siya, sige, huwag mo na lang pansinin ang sinabi nila sa'yo ha. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala rito. Tumango naman ang binata at niyakap lang ina bago pumanik sa kanyang silid. Pagkatapos ng 2 linggong pananatili ni Adrian sa Pilipinas, ay bumalik na naman siya sa Amerika para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kayod, kayod, kayod. Iyon lang ang laging ginagawa ng binata para mabili ang kanyang mga gusto at makapagpadala ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga magulang. At sa ilang taon nga niyang pananatili sa Amerika, ay naging ganap na siyang American citizen na noon pa man ay pinapangarap niya na talaga. Ngunit dahil hindi rin naman perpekto ang kanyang trabaho, ay may mga kliyente din talaga na matitigas ang ulo, kaya ng araw na hindi siya sinupot ng isang kliyente, ay padabog niyang nilisan ang lugar na pag-usapan nila at pumunta sa isang restaurant para doon magpalipas ng sama ng loob. In-order niya ang mga pagkaing nasa menu at naghintay ng ilang minuto para makakain na. Pero mag-iisang oras na lamang ay wala pa rin ang order niya, kaya mas lalong nadagdagan ng inis na kanyang nadama at agad ipinatawag ang waiter. Paglabas naman ito ay doon agad nakutuba na Pinoy din ito katulad niya, kaya doon na siya nagsalita. Pinoy ka? Panimula niyang tanong. Uy, kabayan! Oo, Pinoy na Pinoy ako. Ngiti pa rin ito sa kanya. Akalain mo nga naman oh. At anong iningiti-ngiti mo dyan? Sa tingin mo ba natutuwa akong kaharap kita ngayon? Kaya palang kupad mo kumilos, Pinoy ka pala. Mawalang galang na po, pero ano po bang ibig mong sabihin? Hindi lang pala kilos mong mabagal, kundi ang pangunawa mo rin. Kanina pa ako dito oh, mag-iisang oras na ako dito, pero wala pa rin ang pagkain in order ko. Ganito ka ba talaga magserbisyo? Pasensya na kabayan ha, pero ang mga in-order mo kasi ay matagal talagang lutuin. Pero maya-maya lang ay isa-serve ko na rin yun sa inyo. Huwag na, nawala na ako ng gana. Dumagdag ka pa talaga sa inis ko ngayon eh, no? Alam mo bang galing pa ako sa trabaho at hindi ako sinupot ng kliyente ko? Kaya nandito ako para mawala ang pagka-imbyerna ko. Pero pati pa rin naman pala dito, mai-imbyerna din ako dahil sa'yo. Pasensya na po talaga kabayan. Sandali lang po at titingnan ko ulit ang mga in-order mo kung tapos na ba. Huwag na sabi, diba? Hindi ka ba nakakaintindi? Kung sa bagay, waiter ka lang naman sa bansang to. Kaya ano pa ba ang pinagtataka ko kung hindi ka makaintindi? Narinig naman ang manager ng restaurant na isa ring Pinay ang maanghang na salitang binitawan ni Adrian sa waiter, kaya lumapit na rin siya sa dalawa. Mawalang galang na kung makikisali ako sa pinag-uusapan yung dalawa. Ako si Divina, isa ring kabayan, at ako ang manager dito. Pakilala niya sa kanyang sarili. Mabuti naman at lumapit ka. Ito kasing waiter mo eh. Hindi ko alam kung ginagawa ba nito ng maayos ang trabaho niya. Kay simple-simple na nga lang nang gagawin ng isang waiter. Napakakupad pa. Pasensya na po sir, pero narinig ko po kasi ang usapan yung dalawa. At tama naman po siya. Ang mga order mo pong pagkain ay aabutin talaga ng 40 to 45 minutes bago maiserve. Naipaliwanag niya naman po yan sa inyo kanina, diba? At itong waiter na to ang kinakampihan mo? Customer ako, waiter lang siya. Pasensya na ulit sir, pero tong kaharap at tinuduro-duro mo po ay hindi isang waiter. Siya po ang may-ari ng restaurant na to. At nakasanayan niya ng kapag nandito siya at walang ibang trabaho, ay pagsisilbihan niya ang mga customers ng sarili niyang restaurant. Alam niya ng ibang palaging nandito, sir. Umurong ang dila ni Adrian sa narinig. Nakaramdam siya ng matinding hiya sa nalaman. Hindi niya kasi alam na ang kabayan na ininsulto at binitawan niya ng maanghang na salita at hindi ka nais-nais ay ang may-ari pala ng restaurant na iyon. Gusto mo pa bang hintayin ng 1 hanggang 2 minuto ang order mo, sir? Muli pang tanong sa kanya ng manager. Gustuhin man niyang umoo. Pero nang madako ang paningin niya sa paligid ay kay dami na palang mata ang nakatingin sa kanya.
Kaya naman sa matinding hiya ay hindi na lamang siya sumagot pat dali-dali nang umalis sa lugar na iyon. Saka pa lamang din siya nakahinga ng maluwag nang makalabas na siya at makalayo sa lugar. Sa sobrang inis niya sa kliyenteng uminjan sa kanya ay napagbuntungan niya tuloy ng galit ang lalaking akala niya waiter pero may-ari pala ng malaking restaurant na iyon sa Amerika. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Husga ni Kabayan.